Good morning, this is SJ, and I'm here to share with you a short devotion from the Word of God. The verse for today is found on Psalm 42 verse 11. It says, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Naranasan niyo na po bang kausapin niyo ang sarili? Na minsan sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na kinakausap natin yung sarili natin. Why? Nagmumuni-muni tayo, ini-evaluate natin ang sitwasyon na kinalalagyan natin. And sometimes, nalulungkot tayo at kinukomfort natin mismo yung sarili natin. I think it's normal, just like what the author encountered dito sa verse na ito, sa Psalm 42. And I think, externally, si author ay surrounded ng kanyang mga kaaway, na-oppress sila, surrounded sila ng mga kaaway nila. And then, internally, the author was depressed. Aranasan niyo na po bang ma-depress? Well, sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng COVID-19, maraming tao ang nakakaranas ng depression. So, ano ba yung depression? It is a state of being sad. A mood disorder marked especially by sadness, inactivity, difficulty in thinking, and concentration. A significant increase or decrease in appetite and time spent sleeping, feelings of dejection and hopelessness, and sometimes suicidal tendencies. Sa panahon ng pandemic, maraming mga tao na naka-encounter ng depression. And most or some of them nagkakaroon ng tendency ng suicidal. And this is not a simple na kailangan nating i-neglect. And as a Christian, and sabi dito, put your hope in God. Lagi nating i-remind yung sarili natin na ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Na sa panahon ng tayo ay malungkot, ang Panginoon ang mag-aaliw sa atin. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng pag-asa. And ang Psalm 42 ay nagsasabi na we can remind ourselves to put our hope in God. Yung author nito sabi, "Why, my soul, are you downcast?" Kinakausap niya yung sarili niya. And nire-remind niya yung sarili niya. So, we can remind ourselves to put our hope in God. We must learn to preach the truth to ourselves. At pwede natin din itong share sa iba. Meron pong nagsabi, si Lloyd Jones says. Habi niya dito, babasahin ko po. Sabi niya dito, "Have you realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself?" Isip natin, kung ano, minsan may maririnig tayo na ibang boses, hindi yung still small voice. May maririnig tayo na ibang boses na, "Uy, dapat ganito, 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 ganito." So, take those thoughts that come to you the moment you wake up in the morning. You have not originated them, but they are talking to you. They bring back the problems of yesterday. Somebody is talking to you. Yourself is talking to you. The author's treatment was this. Instead of allowing this self to talk to him, he starts talking to himself. Piligtarin natin, parang reverse psychology.
kausapin mismo natin yung sarili natin. Start reminding yourself about the goodness and promises of God. Learn to preach the gospel to yourself. Memorizing scripture verses is beneficial. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Put your hope in God and let us remind ourselves about the promises of God. Amen. Sa panahon ngayon, dadako naman tayo sa ating pananalangin. Let us focus sa sarili natin, kung paano tayo, paano natin ma-overcome yung struggles natin everyday, physically, mentally, emotionally, and spiritually. Nakaka-drain ang pandemic na ito, but because of the promises of God, may-enjoy natin kung ano yung blessings and or blessings in disguise na nangyayari sa atin. So, let us pray. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat dahil nagkaroon po kami ng pagkakataon na maipanalangin po namin ang bawat isa. Pinapanalangin ko po, Panginoon, una-una yung aming mga sarili. Help us, O God, to overcome our struggles every day na na-encounter namin. May we cling to your promises, O God, Panginoon. At ang aming pag-asa, Panginoon, ay sa iyo lamang, O God. Dalain ko po, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon, especially this kind of situation, this pandemic, Panginoon, help us, O God, to really seek you and to really learn from your word, Panginoon, at maging close pa, Panginoon, sa inyo. Dalain ko po, Panginoon, na ma-realize din po namin, Panginoon, na makakatulong din po kami sa iba if we ourselves ay matutulungan namin ang aming sarili, Panginoon. At dalain ko po, Panginoon, na sa aming paglago bilang isang Kristiyano, Panginoon, ay patuloy na bawat salita, Panginoon, ay makita po sa aming buhay. Bless this day, O God. Blessed be your name, O God. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you.